cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ako ang inyong makakasama para sa ating itulay tutorial session para sa Science 5. Kaya sa ating mga mag-aaral dyan, siguro din hawak na ninyo ang inyong mga lapis o ballpen, papel o kwaderno at atin nang babalikan ang ating mga napag-aralan sa pagkatapos na ang ating week 1 to week 6 session. At pagkatapos nun ay magre-review na tayo para sa kabuuan ng ating tinalakay para sa third quarter. Kaya kung kayo ay handa na, hit like or heart at akin ang ibabahagi ang aking presentation tool. Para sa ating mga mag-aaral na nanonood ngayon o mga guro o maging mga magulang, ang aking presentation ay pwede niyo pong ma-download mamaya sa ating pong DepEd Commons. Gayun din, ako rin po ay maglalagay doon ng gamified activity na magagamit po ninyo as part of our review. Para sa ating unang bahagi ng pagre-review ay ang paksa na tungkol sa motion in terms of distance and time. At kapag sinabi nating motion, ito yung pagkilos o paggalaw at gaya nga ng naging talakayan noon, ay tinuruan kayo ni Sir Madge kung paano makuha ang distance, ang speed at ang time. Ating balikan. Para tayong kinakailangan makakita ng isang tatsulo at ito ay lalagyan natin ng mga iba't ibang impormasyon, hatiin natin ito ng paganito. Ibig sabihin niyan kung ganyan ang itsura kapag ito ay nasa tuktok, pa-divide. At kung ito ay magkatabi, yan ay pa-multiply o nagmumultiply tayo. Kapag distance ang ating hinahanap, ilagay lamang ito sa tuktok, ang S sa gawing kaliwa, at ang time ay sa gawing kanan. Kapag hinahanap natin ang isa, halimbawa D, D is equals to, hahanapin lamang natin, tatakpan at kung anong matitira, yon ang kanyang formula. Ganon ang proseso. D is equals to S and then matitira yung T. Ganon din naman kapag hinanap natin ang speed, ang mangyayari ay D divided by time. Atin ang balikan. Ang D ay tumutukoy sa ating distance. Ang S ay tumutukoy sa ating speed. At ang T ay tumutukoy sa ating time. Importanteng memorize natin ang itsura ng triangle na ito para kapag hinanap natin ang distance, ang speed o ang time ay madali natin itong matutukoy dahil nandito na rin ang ating mismong formula. Kapag distance ang ating hinahanap gaya ng inyong nakikita,
multiplication ito ng speed at time. Dahil magkatabi, S bilang speed times T bilang time. For example, a car travels at a constant speed of 30 meters per second. How far will the car travel in 10 seconds? Tapos sunod, meron pa siya nilagay in 40 seconds, di ba? So in 10 seconds, ang kanyang magiging distance ay, so imumultiply natin yung speed na 30 meters, and then imumultiply natin siya sa 10 seconds because that's the first idea. 30 times 10 gives us 300. At ang lalabas dito ay 300 meters bilang kanyang distance. Kapag hinanap naman natin ang ibang impormasyon gaya ng time, kung time ang ating hinahanap, gaya ng nakikita natin, doon sa tatsulok, nasa taas ang D, nasa baba, yung tinatawag natin na speed. So dito, kung ang tanong natin ay, how long would it take the bus to travel 200 meters if it was moving at a speed of 20 meters per second? So titignan natin dito na, ay, dapat ang formula ay time is equals to distance divided by speed. It's not time, ha? Dapat ito ay speed. Okay? So tandaan po, ha? Hindi ito dapat na time. Hindi yan time, ha? Ito ay magiging, dapat yan ay speed. Dahil tinutukoy natin dito ay yung mismong time. Para makuha natin yon, kinakailangan nating i-divide yung distance at yung speed. At makukuha natin dito kung ilang seconds o gaano kabilis ito mangyayari. So we have 200 meters divided by kung ilan yung mismong time na yon. So gaya dito, a bus to travel 200 meters and it was moving at a speed of 20 meters per second. So dapat ito ay hindi 200, ito ay 20. So that is our correction there, ha, mga bata. So itong presentation na ito ay ginamit before ni Sir Madge at sana ay marami kayong natutunan dito sa paksang ito. And I hope pag kinuha natin ang distance, ang speed at ang time, ay alam na ninyo based dun sa ating pinakita na table. Okay? So this is just a review. Moving on. If a car travels at 200 meters in 10 seconds, what is the speed of the car? Kung tinutukoy naman natin yung speed, gaya nito, yan ang ating hinahanap, ang ating magiging formula ay distance divided by time. That's why the 200 meters is on top at yung time naman na 10 seconds ang nasa baba. If we divide 200 divided by 10, it will give us 20 meter per second. At ganun ang kanyang pagtakbo. Remember, malaki ang naitutulong sa atin nung mismong formula nung nakatatsulok. At alam dapat natin na ang nasa tuktok ay D, ang nasa baba nito gawing left side ay S, sa right side ay T. Kapag kinakailangan nating hanapin ang isang impormasyon, takpan lamang ito at makikita ninyo kung kinakailangan i-multiply o i-divide. Now, let's move on to our test number one online. Are you ready? If you are, then let us answer po. Ready? Number one, which of the following is a unit of speed? Alin sa sumusunod ang nagiging unit of measurement kapag hinanap natin ang speed? Is it A, km or kilometer? B, min or minutes? C, meter per second? D, centimeters? Online, what should be the answer? According to Noricel Arcangel at Ena Gala, sabi nila, letter C. Very good. Bakit letter C? Ang speed ay nagpapakita ng distance over time. Dahil distance over time, ang distance ay yung itinakbo. That's why pwedeng itong maging meter, kaya M yan. At ang time, yun yung seconds o yung segundo. That's why ang unit of measurement para sa speed ay M over S, meter per second. Kaya sa mga sumagot ng letrang C, kagaya ni Ashley Luistro, Jennifer Eduarte, very good. To Nigel John Pela, isa sumagot ng letter A,
Nigel, ganito yan ha. Ang KM ay distance. Hindi natin hinahanap ngayon ang distance bagkus ay speed. Kaya kinakailangan ay maipakita rin natin ang kanyang time. That's why our answer for number one is letter C. We move on to item number two. What is the speed of a ball that moves to about 10 meters in 2 seconds? Ano daw ang speed ng isang bola kung ang kanyang itinakbong distance ay 10 meters? In 2 seconds daw. Tanong, ano ang speed nito? A, 20 meters per second. B, 5 meters per second. C, 1 meter per second. Or D, 50 meters per second. According to Priscilin Laksina, Ashley Luistro, and Noricel Arcangel, ganun din kay Jennifer Eduarte, letter B po, very good. Because we need to divide 10 and 2. 10 divided by 2 will give us 5. Therefore, our final answer is 5 meters per second. Hinahanap kasi natin ang speed. Very good, my dear learners. We move on to item number 3. Which of the following shows the slowest velocity? Alin daw ang pinakamabagal? A, 20 kilometers per hour north. B, 10 kilometers per hour south. C, 5 kilometers per hour north. Or D, 5 kilometers per hour north. Alin kaya rito ang ating kasagutan? Online, item number 3. Which of the following shows the slowest velocity? If your answer is letter C, tama kayo. Bakit? Kasi yung C at saka D, magkapareho lang naman siya, no? So dapat delete na natin yung isang item na ito. So this is actually came from the presentation of Sir Maj. So kung titignan natin, magkapareho lang naman ang C at D. So if your answer is C or D, then you are correct. Tutor Mark, bakit ganun? Ano ba ang tinatawag natin na velocity? Tignan ninyo yung mismong number. Yung mismong number ang mag-i-indicate na paano ba, gaano ba siya kabilis ng tumakbo. Ang speed, hindi nagpapakita ng direksyon. Ang velocity, nagpapakita ng direksyon. Halimbawa, ano ba ang tinakbo ng velocity? Nasa north ba? Nasa south? Nasa east? Nasa west? Kagaya ng takbo ng mga bagyo, di ba nalalaman natin kung northeast, southwest, may ganun sila. Sapagkat dun ipinapakita kung gaano ang bilis ng kanilang itinatakbo. In this item, ang slowest velocity natin ay yung letter C or letter D na 5 kilometers per hour north. Sana ay nakuha ninyo ang ating sagot. Uulitin ko, your answer could be letter C or letter D because both of this item ay parehong 5 kilometers per hour north. Okay, let's move on to the next item. Number 4, what is the basic unit for measuring time? Ano yung pinaka-basic natin sa pag-measure ng time? Is it A, hour, B, second, C, minute, or D, month? Ano yung pinaka-basic? Yun daw yung pinaka-maliit pag tinukoy natin ang time. Online, what do you think is the answer? A, B, C, or D? According to Alma Barce, sabi niya, yun daw ay B, second. Tama po. Bakit second? Kasi diba, ang second ang pinaka-maliit, siya yung pinaka-basic. Ang sunod sa second ay yung minute. Ang susunod sa minute ay hour. So kung titignan natin, ito ang pinaka-basic na kaya doon sa ginagamit natin na unit of measurement, pag hinanap na natin ang speed, meron tayo lagi na per second sa dulo. Okay? Kaya kung ang sagot nyo ay letter B, you are correct. Kagaya kay Kevin Pastor, Risha Ebreo, Krishlyn Laksina, Soledad Dalukang, at ganun din kay Jared Gante. Moving on to item number 5. Which is an ideal reference point. Pag sinabi nating reference point, yan yung hindi gumagalaw. Kumbaga, pag tinukoy natin ang isang lugar, madali nating
matukoy yung reference point dahil hindi siya gumagalaw. Alin dito yon? Is it A colored object, B a non-moving landmark, C a person running, D a cloud in the sky? In item number 5, what do you think is the best answer? Ano ang pinakamagandang reference point? According to Alma Barce and Kevin Pastor, sabi nila, letter B, correct. Bakit? Gaya na sinabi ko, ang landmark o reference point lagi na tinutukoy ay yung hindi gumagalaw. Halimbawa, kapag kinakailangan mag-travel ng isang tao, hindi ba't nagkakaroon sila ng reference point kung saan sila magsisimula? Kagaya sa isang karera, hindi pwedeng tumatakbo yung reference point natin kasi, aloh, pag tumatakbo yung reference point natin, paano tayo magkakaroon ng ideal na mark area? So, importante na ang ating reference point ay hindi gumagalaw. Okay? Kaya sa mga sumugat ng D, gaya ni Nigel Calaes, Andre Bondoc, at ganun din kay Elise Eleuterio, congrats dahil tama ang inyong sagot. Item number 6 na tayo that you need to compute. A biker covers a distance of 150 kilometers in 5 hours. What is the biker's speed? Hinahanap natin ang kanyang speed. Ano kaya ang sagot? A, 15 kilometers per hour. B, 30 kilometers per hour. C, 45 kilometers per hour. Or letter D, 60 kilometers per hour. O, tandaan na, ang formula natin sa speed ay S equals D divided by T. Distance divided to the time. Therefore, what should be our answer? According to Ena Erica Galang, letter B daw po, correct. Dahil kapag dinivide natin ang 150 sa 5, ang lalabas sa sagot ay 30. Kaya sa mga sumugat ng 30 kilometers per hour, you got it right. We move on to item number 7. Ang gagaling ng ating participants online. You are racing a car down the hallway. If you go 10 meters in 5 seconds, what is your speed? Take note, speed na naman ang ating tinatanong. And remember, speed is equals to distance divided by time. Is it A, 2 meters per second? B, 50 meters per second? C, 2 miles per hour? D, 5 meters per second? Ano kaya ang tamang sagot natin sa number 7? Take note, ang formula ng speed ay S equals D over T or distance divided by time. What is your answer for item number 7? If your answer for number 7 is letter A, like the answer of Noricel Arcangel and Jennifer Eduarte, magaling. Dahil kapag dinivide nyo ang 10 sa 5, ang sagot ay 2. Di ba nga, sabi natin, dinidivide lang siya. Kaya kung answer nyo ay letter A, gaya rin kay Risha Ebrio, Stephanie Villaluz, very good. Moving on to item number 8. What is the formula for finding the speed of an object? Speed. Is it A, speed equals distance over time? B, speed equals force over time? C, speed equals work over time? Or D, speed equals times, time over distance. What do you think is the best answer for number 8? Online? If your answer is letter A, kagaya ng sagot ni Jean Nanaw, ganun din kay Stephanie Villaluz at Eunice Paragas at Bec Caponpon, tama ang inyong naging tugon. Very good. The answer is letter A. Moving on to item number 9 to number 10. Which of the following affects the motion of an object? Alin daw ang nakaka-apekto sa paggalaw ng isang object? Is it A, gravity? B, force? C, friction? Or D, all of the above? What do you think is the best answer? Piliin, di ba ang motion ay taktakbo? Ang pagtakbo daw ba ay naapektuhan ng gravity? O tignan natin, kapag ang ating tinatakbuhan ay downhill, gugulong ba yung bola? Kung gumulong yung pababa, ibig sabihin, pwede ang gravity. Tignan naman natin,
Nagpatukan ng bola pataas. Lumutang ba? Hindi. Bumalik pababa. May motion na naman siyang pababa. At bumabalik yun because of gravity. Ibig sabihin, pwede yung A. Kung B naman, force. Itulak natin yung isang bagay. Tinulak mo yung kotse. Pag gumalaw, pag maraming tao ang nagtutulak, gumagalaw. So, ibig sabihin, force can also affect motion. Eh, paano naman ang friction? Di ba ang friction, yun yung pagkiskis o yung pagdikit ng isang bagay sa isang bagay? Kapag madulas, aba, ang daling itulak nun. Eh, paano kapag hindi madulas, magaspang yung sahig? Aba, yung friction nakaka-apekto pala sa motion. Therefore, the correct answer is letter D. Kagaya ng sagot ni Becca Ponpon, John Anthony Garcia, Krishlyn Laksina, at ganun din kay Rachel Butiu. Tandaan na, lahat ng ito ay nakaka-apekto. Bakit? Kasi para gumalaw ang isang bagay, hinihila siya ng gravity. Para tumakbo ang isang bagay, kapag tinulak mo, di ba gumagalaw? At napapabagal naman ang kilos ng isang bagay, depende sa kinis o gaspang ng sahig. Dahil doon, may friction na nagaganap. Mas magaspang, hindi mabilis ang takbo. Mas madulas, mas mabilis ang takbo. O di ba? Nakakatuwa. At item number 10, a bicycle has an average speed of 2 meters per second. This means, is it A, it can travel 4 meters in seconds? B, in 1 second, it travels 2 meters? Or C, it takes 2 seconds to travel 1 meter? Or D, it can travel 2 kilometers in 1 hour? According to Leia Mirasol Langres, sabi niya, letang B. Very good. At yan ang ating tamang kasagutan. Remember, my dear learners, when we talk about motion, it's important for us to know the formula of getting the speed, which is distance over time. Kung ito ay inyong naalala, let's move on to our second lesson bilang bahagi ng ating pagbabalik-aral. That topic is all about the ability of the materials to absorb, block, or transmit light. Let's have a short recap. Ating pinag-aralan ang iba't ibang klase ng mga transparent materials. This transmits light easily or allows light to pass through with little or no disturbance because it is smooth and clear surface. Examples of which are glass, lenses, clear plastics, diamonds, clear cellophane, water, and air. And as I've mentioned last time, nung ito ay aking tinuro sa inyo, direktang nakakapasok ang liwanag. Kaya nakikita natin kung ano ang nasa kabila. Yan ang klase ng mga transparent materials. On to the other side, we have the so-called translucent materials. It can transmit, absorb, and blocks the light. These materials allow only part of the light to pass through while bouncing the rays off in many directions, giving only a blurry view. Halimbawa, ang frosted glass ay nagpapakita ng kaunting anino, kaunting reflection, pero hindi direktang pumapasok ang liwanag. Translucent ang tawag natin dito. Other than that, if you have a tissue paper or a piece of paper, kapag nadaanan ng liwanag, hindi direktang tumatagos ang liwanag. Same thing goes with our shades. At maging ang mga dahon, nabablock nito ang ilan sa tinatawag natin na light. May ilan na inaabsorb, depende kung kakulay nito ito, gaya ng isang dahon. At nagpapakita ito ng blurry view. Yan ang kinabahan ng translucent materials. And lastly is the opaque. Opaque materials completely blocks the light from passing through or does not allow light to pass through. And therefore, it creates a shadow, kagaya ng bato, semento o mga blocks, at maging ang putas. Most of the materials around us are actually opaque materials. That's why it has a shadow. Ito ang tatlo nating tatandaan. When light passes through, it's transparent. If somehow blocked, that's translucent. Kung ito ay totally blocked, that is opaque. Is that clear? If it is clear,
Let's try here. What is the lens of the camera? Is it transparent, translucent, or opaque? Give me your answer. Number one. Ano kaya ang lens ng camera? If your answer is transparent, sabi ni Lancer Manondo, very good. Number two, a piece of paper. A piece of paper. Ano kaya ang a piece of paper? According to Kevin Pastor, translucent. Magaling, sapagkat hindi naman natin nakikita kung ano ang nasa kabila nito. Number three, building blocks. According to Eliza Gumilac, that is opaque. Very good. Napakahusay. Dahil hindi naman tatagos ang liwanag doon. Number four, thin cloth. What do you think is a thin cloth? According to Eunice Paragas, that's translucent. Okay? Translucent ang tawag natin doon. Bakit? May kunting liwanag na lumulusot pero hindi totally. Okay? Nabablock siya. Hindi siya kagaya ng mga plastic, na cellophane na nakikita natin, tumatagos talaga. Ganon din ang sagot ni Alma Barce at ni Norcel Arcangel. Item number 5, how about a wooden door? Ano ang sagot natin sa wooden door? According to Becca Ponpon, that's opaque. Ganon din ang sagot ni Andre Montemayor. Magaling! We move on to item number 6. A glass table. Ano kaya ang glass table? Think glass daw. If your answer is transparent, magaling. Sapagkat di ba meron mga ibang mga table na yung glass, nakikita natin yung pinakapaan natin kapag kumakain tayo kasi may mga ganong klase ng mga table. However, kapag sinabi ng teacher nyo na frosted glass table, yan ay magiging translucent. But this example clearly shows na it is only a glass. Okay? Kaya kung yan ang sagutin nyo, transparent, then you are correct. Let's move on to item number 7. How about a concrete wall? Ano ba ang isang concrete wall? According to Verly Manansala, it is opaque. Magaling. Hindi natin makikita kasi kung anong nasa kabila. Aba, kung ang mga pader natin ay transparent, naku, nakikita na natin yung kapitbahay natin. Kaya buti na lang, ang mga wall natin ay opaque. Hindi natin nakikita yung nasa kabila. Okay? Next, we move on to number 8. A plastic cover. According to Andre Bundok, ganun din kay Becca Ponpon at Teresita Mancera, sabi nila, transparent. Magaling. Transparent ito, 'di ba? Kaya nga 'di ba yung ating mga libro o notebook kapag nabalutan ng plastic cover, nakikita pa rin natin kung ano yung design nito. Number 9, how about your notebook? According to Liana Lina Sara, ganun din kay Teresita Manceras at Mary Rondero, sabi nila, opaque. Magaling. Kasi yung notebook kapag tinapatan mo ng ilaw, ala, hindi yan tatagos. Pero ang makikita natin ay shadow. Last item, eyeglasses. Ano kaya ang ating eyeglasses? Transparent, translucent, or opaque? For the last item, if your answer is transparent, gagaya ng sagot ni Andre Montemayor, magaling, sapagkat hindi natin dapat sabihin na, Sir Mark, paano kapag may nagda-dark yung color niya? May mga ganong kasing klase ng mga glasses, yung dual ang kanyang color, lalo kapag naaarawan. Kapag gano'n, naaarawan siya at ng ibang color, magiging translucent siya. Pero yung pagka-translucent niya, nawawala yon kapag nag-cool down. Ibig sabihin, nawala na yung init, babalik siya sa pagka-transparent. So, very ideal na ang sagot natin for eyeglasses ay transparent because we use that one for us to clearly see, lalo na yung mga malalabo na yung mga mata, nakakatulong ang eyeglasses para malinaw ang kanilang magiging paningin. So, our answer here is transparent. Kaya kay Eliza Gumila, very good, tama ang iyong sagot. Now, let's move on to item number 11. Let's see how you're going to answer this. You are walking one high noon going home from school. You are aware that
exposure to sunlight can lead to certain skin diseases. What material can you use to block the rays of the sun that damages your skin? A, umbrella. B, books. C, bag. D, raincoat. Online, what do you think is the best answer? A, B, C, or D? If your answer is letter A, umbrella, magaling. Dahil ang umbrella natin, yan ay isang pwedeng maging translucent material or opaque material. But ideally, mas maganda kung opaque material yan. Kaya kapag binuksan natin, di ba ang nangyayari, nagsashadow siya para maprotektahan tayo. Nabablock niya kasi yung direct sunlight. Ngayon, kung ang umbrella ninyo ay yung parang nakikita natin na mga translucent, yung parang plastic na ano umbrella, hindi kayo mapoprotektahan doon. Ang tinutukoy natin dito umbrella, yung ordinary umbrella natin ha, yung may kulay. Pero kapag yan nga yung plastic na umbrella, yung usually nakikita kapag umuulan or nasa 7-Eleven, di ba yung plastic type, eh hindi ka mapoprotektahan sa sikat ng araw. Okay? So umbrella tinutukoy natin dito ay yung usual umbrella. Okay? So our answer for number 11 is letter A. Kaya kay Queen Masibay, ganun din kay Vivian, at kay Krishlyn Laksina at Andre Montemayor, ganun din kay Marcelino Sinday, correct po ang inyong sagot. We move on to item number 12. The following are examples of materials that transmit light. Which of the following is not? Alin daw ang hindi nagtatransmit ng light? A, glass frame. B, glass window. C, glass door. Or D, wooden door. Alin dito sa mga material na ito ang hindi nag ang sinasabi natin na hindi nagtatransmit? Kasi ang tanong ay, the following are examples of materials that transmit light. Which of the following is not? Alin daw dito? Pag sinabi natin transmit light, tumatagos yung liwanag, tumatagos yung image, o nakikita yung nasa kabila. Alin dito yung hindi? Ang sagot ni Erica Galang at Krishlyn Laksina at Ashley Luistro, letter D daw po, wooden door. Tama, kasi hindi mo makikita yung nasa kabila dahil hindi nagtatransmit o hindi tumatawid yung liwanag. Kaya wooden door ang ating sagot. So if you want na hindi ka nakikita sa loob ng bahay mo, wooden door ang gamitin mo. Pero kung gusto mong nakikita ka sa loob ng bahay, eh gumamit ka ng transparent na door o yung masalamin, o di ba? Na nakikita ka. So it's really understanding kung paano nagtatransmit ang light. If it transmits, then transparent siya. Kung medyo nabablock, yan ay translucent. Kung totally block, yan ay opaque. Kaya sa mga sumagot ng letter D, magaling. We move on. So sa mga sumagot naman ng iba ha, kunyari glass frame, glass window, glass door, hindi po yun ang sagot. Bakit? Kasi nakikita ninyo yung nasa kabila. Kapag sinabi natin hindi nagtatransmit ng light, ibig sabihin hindi mo nakikita yung nasa kabila. Natural, hindi mo makikita kung wooden door. Walang pilosopo, baka may sabihin, tutor Mark, yung pinto po may butas. Hindi naman sinabing may butas dito yung pinto, basta ang tinukoy natin ay yung wooden door. Okay? Ngayon, we move on. Number 13. Why most people in tropical countries like our country use white paint for their houses? Is it A, to shade their house? B, to absorb heat? C, to feel comfortable? Or D, to decrease the temperature? Online, what do you think is the best answer? A, B, C, or D? According to Vanessa Alimurong, letter D daw po, magaling. Dahil naalala niyo ba yung tinuturo ko? Kapag white, ang ginagawa niya, inire-repel niya yung light. Hindi niya ina-absorb. Hindi kagaya ng black color o yung darker color, ina-absorb niya. Kaya nga di ba sabi ko, kapag dark ang color mo at lumabas ka ng bahay, madaling uminit yan. O tingnan niyo ako, dahil mainit ang panahon ngayon, nakaputi ako kasi gusto kong maging light ang aking pakiramdam. So if you want also to have that kind of comfort or feel, kinakailangan light materials at light color din ang ating gagamitin. Kaya hit like or heart kung tama ang sagot ninyo ng letter D. Kaya kay
Visa Ebrio, Queen Masibay, na sumagot nito, ganun din kay Elis Leterio at Alma Barce, very good. Tama ang inyong naging tugon. Item number 14. Why is light energy absorbed by the plants useful? A. Light energy is reflected and increase its temperature. B. Light energy is used for the process of photosynthesis. C. Light energy makes plants die. Or letter D. Light energy is not useful to plants. What do you think is the best answer? Online, ano kaya sa tingin niyo ang pinakatama natin ditong sagot? Kung ang inyong naging tugon ay ang item letter B, you are correct. Sabi nga natin, di ba mga bata, na ang plants, kaya siya naging color green dahil yung light na tinatanggap niya ay green. Yung iba namang color ng Roy G. B. ay tumatalbog. Okay? So, yung green color ang kanyang inaabsorb, kaya nagiging color green ito. At ginagamit niya ito sa proseso ng photosynthesis. Kaya kay Stephanie Ann Villaluz, Queen Masibay, Kevin Pastor at Nigel Pelaez, tama ang inyong sagot. And we move on to our last item for this review. Why do people enjoy the shade of the tree during summer? A. It reflects light. B. It absorbs light. C. It blocks light. Or D. It transmits light. Online, what do you think is the best answer? Bakit daw na-enjoy ng tao yung shade ng tree pag summer? Ano kaya ang tamang sagot? If your answer is item letter C, then you are correct. Binablock nun, kaya nga diba may lilim. Ano ang nangyayari dahil binablock niya? May shadow sa baba at dun tayo nagsistay. Diba nga kapag ayaw ninyong mainitan, ang ginagawa ninyo, pumupunta ka sa lilim. At yon yung shadow because nabablock ng isang object yung light. At kapag naiblock ito ng isang opaque na bagay, nagkakaroon ng shadow. I hope what you have learned in third quarter for the first two lessons ay naaalala nyo pa. At ito ay ating ipagpapatuloy sa ating next session, ang pagre-review para kayo ay maging handang-handa para sa ating third quarter activity. Okay? Kaya sa ating mga mag-aaral, kung naintindihan ninyo ang ating week 1 and week 2 lesson, this part of our review is also found in our Dev and Commons. I-upload ko po ito. Pwede nyo pong magamit yan na bahagi ng inyong review. Again, this is Tutor Mark. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa ating ituloy session para sa Science 5. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!